Hello mga week! So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-start sa sunflower land under Polygon Network. But first, kailangan nyo munang i-ready ang inyong MetaMask, Discord account, and at least 1.2 MATIC sa MetaMask wallet ninyo. Para makabili ng MATIC, punta lang kayo sa p2exchange.ph. Ilalagay ko na lang yung link sa description box ng step-by-step tutorial kung paano kayo makakabili ng MATIC dito sa P2E Exchange. So, bago tayo pumasok sa Sunflower Land, kailangan muna nating magkaroon ng Farmer's Role sa Discord server ng Sunflower Land. Ilalagay ko na lang yung link ng Discord server nila sa description box. Kapag nakapasok na kayo sa server nila, punta lang kayo dito sa Verify. Click lang natin yung sunflower icon. Punta tayo ng assign a role. Tapos pindutin natin tong dalawa. Punta ulit tayo sa website ng Sunflower Land. Click natin yung beta. Click natin yung sign. And then, connect natin yung Discord account natin dito sa Sunflower Land na may Farmer's Role. Sign in lang tayo. Wait lang natin mag-connect. Ayan. Para makapag-start tayong maglaro, kailangan nating mag-donate ng at least 1 MATIC. Kaya ko naman sinabi kanina na you need at least 1.2 MATIC kasi yung 1 MATIC is for donation or pinaka-investment natin to start playing and yung 0.2 MATIC is for gas fee or transaction fee. So, donate tayo. Mag-capture lang tayo. Ayan. So, pindutin natin yung Let's Farm. Sa ngayon, hindi pa tayo makakabili ng token nila kasi sa April 15 palalabas yung new token nila. So, as you can see, wala pang laman yung in-game wallet natin dito sa upper right. So, para magkalaman yan, need nating i-harvest itong tatlong sunflower and save. Kailangan every progress na nagagawa natin, sinisave natin kasi kapag nagka-error, uulit na naman sa umpisa. So, punta tayong shop. Pinutin natin tong sell. And isi-sell natin yung tatlong sunflower na na-harvest natin. And then, save ulit natin. So, ayan, as you can see, may laman na yung in-game wallet natin na 0.006. So, yung laman ng wallet natin, yun din yung gagamitin natin pang bili ng seed. Bili tayo ng 5 sunflower seed. Save ulit natin. And then, tanim natin. Mag-wait tayo ng 1 minute. Kasi kung makikita nyo dito sa shop, every seed may katumbas na time kung kailan nyo siya i-harvest. Halimbawa, itong sunflower seed,
every 1 minute, kailangan nyo siyang i-harvest. Ito din potato seed, kailangan nyo siyang i-harvest every 5 minutes. So, para naman ma-unlock yung ibang slot na pwedeng pagtaniman, pindutin lang natin yung goblin and then babasahin natin yung requirements katulad neto. Sabi, I will trade this land for some creamy pumpkin soup. So, try natin pumunta ng kitchen. Ito ang pumpkin soup. So, kailangan ng 5 pumpkin and $0.3 para maka-craft or makagawa na itong pumpkin soup. And kapag nakagawa na ng pumpkin soup, automatic, meron ka ng panibagong slot na pagtataniman. Harvest ulit natin itong sunflower. Ayan. Meron tayong nakuha na reward, 2 sunflower seeds. Kaya hindi na tayo bibili ng 2 seed. 3 na lang yung bibili natin. Pero sell muna natin yung 5 nakuha nating sunflower. Save. Bili ulit tayo ng 3 sunflower. Ayan. Pwede ka rin mag-craft dito ng wood or ng axe. Ayan. Kailangan mo ng at least $1 para makakraft or makagawa ng axe. Meron ding bank dito which is pwede kang mag-deposit and withdraw ng token. Pero sa April 15 pa siya. Dito naman sa tailor, pwedeng gumawa ng flag o bumili ng flag. Ayan. Dito sa right side, laging nandito yung requirements. Kung paano ka makakabili ng flag or anything else. Dito naman sa barn, pwede ka rin bumili ng animals. Merong chicken, merong cow, merong pig, and merong sheep. Ayan, tapos na. Harvest ulit natin yung sunflower. Save. And then, tanim ulit tayo ng sunflower seed. So, ganun lang yung gameplay, mga week. Magtatanim lang, harvest, craft, and kung papansinin nyo, may mga stocks yung seed natin. Halimbawa, itong sunflower seed, 387 yung stocks niya. Itong potato seed, 200. Pumpkin seed, 100. So, kapag naubos to, makikita nyo dito sa menu. Kapag sinink nyo, kailangan ng 0.1 matic. Kapag nag-sync na, mare-restock ulit yung mga seed. Kaya ang re-recommend ko sa inyo, ubusin nyo muna yung mga stocks nyo bago kayo mag-sync. So, ganun lang yung gameplay, mga week. Kaya kung gusto mo pa ng ganitong mga videos and tutorials, please don't forget to like, share, and subscribe, and click the notification bell para ma-notify ka every time na may bago kaming videos and tutorials. Bye!